Hello po, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise. At sa ngayon, meron po akong topic about yung TDS ng raw water ninyo. So marami po nagtatanong, paano natin pabababain yung TDS ng raw water? Kasi pag mataas yung TDS ng raw water mo, affected po yung product ninyo. So, ang dami raw sabi, dagdagan ng ganito, dagdagan ng ganun, dagdagan ng ganyan. So, in this video po, bigyan ko kayo ng idea paano natin masosolve kung paano natin ibababa o anong solusyon para maging maganda yung TDS ng raw water nyo. Okay? So, before anything else, you can click the subscribe button and the notification bell para po sa mga next video natin. Okay? So, ngayon, ang tanong po is, paano natin or ano ang gagawin natin kapag mataas ang TDS ng raw water? So, for example, yung TDS mo is 700 or 1,000. So, way above siya ng 500 and below, dapat sana para madali siyang i-treat. Pero kung 700 or 1,000 or 1,200, so anong gagawin mo? So, in my opinion, ito po pwede kong gawin. Number one, ang pinakamadali is kung meron kang another source of water na makukuhanan. So, for example, meron ka namang Maynila o meron ka namang Lawasa, huwag mo na gamitin yung deep well mo dahil mahirapan ka talaga sa TDS ng product mo. Baka hindi mo makuha yung 10, hindi makuha yung below 10, ganun. So, yun po ang una kong suggestion. If you have any option na makuhanan ng raw water nyo, dun po natin kunin. Okay? Second, sabi nila, lagyan daw doon ng FRP, ng multimedia, o ng kung ano man dun sa tangke, pero in my opinion hindi po makakatulong. Kung 800 yung raw water nyo, kahit lagay nyo ng FRP, tatlong filter o dalawang FRP, tatlong filter, hindi pa rin po bababa ng ganong kababa yung TDS ng raw water nyo. So nagsayin lang kayo ng pera, nagsayin lang kayo ng space or ng treatment, pero hindi po ganun yung magiging resulta. Kung maglalagay kayo ng FRP dun sa raw water nyo, ang mangyayari lang dun is matutulungan niya yung raw water nyo in terms of kung meron mang sediment, kung merong mga putik or mga dumi dun sa raw water, magiging malinis yung raw tank nyo kasi na-filter nyo na siya. Pero in terms na kung sasabihin natin na bumaba yung TDS ng raw water, hindi po yun ang solusyon. Okay? Bababa, maybe 10 or 20, ganun lang. Pero para baba siya from 700 to 400, hindi po nangyayari yun. Okay, next. So, itong idea na to, actually, hindi ko po pinagsasabi sa iba. Or as much as possible, ito po yung solution na ginagawa ko para sa akin. Pero in this video, dahil nanonood ka and I care about you, kasabihin ko sa inyo. So, one thing is, ginagawa ko is, from first treatment, so, dadaan po yan ng RO. So, maaaring ang RO nyo will be 25 or maybe 35, ganon. So, mataas. So, sa akin, ang ginagawa ko is, from 35, gumagawa ulit ako ng isang purification na lang. Purified ko ulit yun. Tapos, ang labas na ng tubig nun, mga 1 or 2 na. So, parang nagdalawang RO ako. Ang tawag doon, hindi dual membrane. Ang tawag doon is 2-pass. 2-pass ng RO. So, purify mo pa uli. So, yun po yung isang option na ginagawa ko. Okay? So, yun. Medyo mahal siya, pero kung talagang kailangan nyo, kasi pharmaceutical yung sinusuplihan nyo, or kung pabango, pagawa ng chemicals, yun po yung magiging solution na para mabit nyo yung mga ganong klaseng TDS. Tapos number 3, yung tinatawag nilang DI. So parang meron yung mga resin, merong ion exchange na mangyayari dun. Kung from 35, papadaanin pa sa DI, ganun. Yung quality niya rin, parang mga 0. Ginagawa din po yun sa mga, ano, sa mga pharmaceuticals. Okay? So medyo mahal din yun kasi yung pagre-regenerate, yung pag-ano, ganun. Merong cation, tsaka anion, ganun po. So, yun yung pangatlo, which is not applicable siguro sa water station dahil medyo mahirap. Right? So, ano pa po? So, yun lang.
So yung paglalagay ng FRP ng multimedia o carbon doon sa ano, hindi po makakatulong sa TDS ng raw water nyo. Yung sinabi ko lang kanina, reviewin nyo po yun, pag-aralan nyo, pwede po yun. Okay? Or yung DI nga, deionization, yung may cation, anion para mag-react doon sa water from 35, bababa nyo yung TDS nyo para bumaba. Okay? So, mag-research na lang po sila to go on the topic para malaman po ano po ang mas maganda. Okay? So again, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise. Meron po kami ngayong offer for technicians, yung mga pricing namin, binaba po namin sa mga technicians sa Bulacan, Plaridel. Baka makatulong kami sa inyo, kulang kayo ng solenoid, meron po kami, kulang kayo ng vertical pump. Murang-mura po yung vertical pumps namin. Membrane, meron po tayo doon. So as much as possible, kompleto po yung item namin doon. Plaridel Bulacan, Walter Mart, we can help you and you can help us. Okay? And lastly, meron kaming branch sa Fairview, meron kaming branch sa Baliwag. And yun po. At ang lagi ko sinasabi is, think to improve yourself. Think to improve your life. Okay, God bless. Wait, hindi pala ako.